Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Renz Marion at isa po akong licensed pharmacist at nurse dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para naman maging updated ka sa aking mga latest video uploads. Para sa ating episode ngayon ay isang espesyal na episode dahil ngayon ay pag-uusapan natin ang kondisyon na kung tawagin ay premature ejaculation. Ang topic na ito ay koneksyon sa maraming katanungan sa aking video patungkol sa Drive Max na kung saan ay may mga viewers tayo na nagtanong sa kondisyon na ito. So magiging masailan po ang topic natin sa ngayon. Pag-uusapan natin kung ano ang mga posibleng cause ng premature ejaculation at ano ang mga dapat gawin ng isang taong nakakaranas nito. Ang premature ejaculation ay nangyayari kapag ang isang lalaki ay naglalabas ng sperm o similya ng mas maaga habang nakikipagtalik. Ang napaagang paglabas ng similya ay isang karaniwang reklamong sekswal na kung saan ay nagiging issue ng pagkakaroon ng dissatisfaction ng isang mag-asawa o mag-partner. Ayon sa isang pag-aaral ay mayroong isa sa tatlong lalaki ang nagsasabing nararanasan nila ang problema o kondisyon na ito. Ang maagang paglabas ng similya sa panahon ng pakikipagtalik ay maaaring normal kung ito naman ay madalang na nangyayari at ito ay hindi dapat ikabahala ng isang tao. Gayunpaman, mas mainam pa rin na ang isang lalaki ay magpa-consult o magpasuri kung ang isang lalaki ay nakakaranas ng una, malimit o palagi ang maagang paglabas ng similya o sperm o halos isang minuto pa lamang ng pagkakaroon ng penile penetration ay nakakaranas agad ng maagang paglabas ng similya. Ikalawa ay hirap makontrol o madelay ang ejaculation sa panahon ng pakikipagtalik. At ang pinakahuli ay nakakaramdam ng pagkabalisa o frustration at ang tuluyang pag-iwas sa sexual na intimacy dahil sa pagkabahala na makaranas ng premature ejaculation. Ang parehong psychological at biological factors ay maaaring isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng premature ejaculation. Bagamat maraming lalaki ang nahihiyang pag-usapan ang tungkol dito, tandaan natin na ang premature ejaculation ay isang pangkaraniwang kondisyon at maaari itong magamot. Sa ngayon, ang mga approaches na maaaring gawin upang makorek ito ay maaaring ang pag-inom ng gamot, counseling o kaya naman ay ang counseling techniques sa pakikipagtalik. Ang eksaktong dahilan ng premature ejaculation ay hindi natin matukoy. Bagamat minsan ay naiuugnay ito sa mga psychological reasons lamang, sa ngayon ay may mga ilang pag-aaral na napag-alaman ang mga doktor na ang premature ejaculation ay hindi lamang psychological causes, kundi ito ay isang maaaring complex na pagkakaugnay ng psychological at biological causes. Ang mga kadalasang psychological cause ng premature ejaculation ay tulad halimbawa ng maagang karanasan sa pakikipagtalik, sexual abuse, depression at pagkakaroon ng guilt feelings na maaaring magpataas ng pakiramdam ng isang lalaki na magmadali sa pakikipagtalik. Pagkakaroon ng erectile dysfunction na kung saan ay nakakaragdag sa anxiety o pag-iisip ng isang lalaki na mapanatili ang matagal na ereksyon sa tuwing makikipagtalik. Marami ding kalalakihan na nakakaranas ng anxiety sa pakikipagtalik ay nakakaranas din ng premature ejaculation. Samantalang ang mga kadalasang biological cause ng premature ejaculation ay tulad halimbawa ng pagkakaroon ng hindi normal na level ng hormone sa katawan. Kahit na ang eksaktong dahilan ng premature ejaculation ay hindi alam, ang serotonin ay maaaring isa sa mga hormone na may kaugnayan sa premature ejaculation. Ang serotonin ay isang natural na hormone sa ating katawan na ginagawa ng mga nerves. Ang mataas na level ng serotonin sa utak
ay nagpapataas ng oras ng pagkakaroon ng ejaculation. Samantalang ang mababang level naman ng serotonin ay maaaring pabilisin ang oras ng pagkakaroon ng ejaculation at pwede itong humantong sa premature ejaculation. Ang hindi normal na mga neurotransmitter o brain chemical na mahalaga sa ating katawan sapagkat ito ang nagsesend ng signal sa ating mga utak. Tandaan natin na ang ejaculation ay kinokontrol ng ating central nervous system. Kapag ang lalaki ay sexually stimulated, ang mga signal ay ipinapadala sa inyong spinal cord at utak. Kapag ang lalaki ay umabot sa sexual excitement, ang mga signal ay ipinapadala mula sa inyong utak patungo sa ating reproductive organ. Nagiging sanhi ito ng paglabas ng similya o ejaculation. At ang pinakahuli ay ang pagkakaroon ng sakit sa daluyan ng ihi o urethra tulad ng pagkakaroon ng infeksyon, pamamaga sa urethra at prostate gland o ang pagkakaroon ng urinary tract infection. Karaniwang ginagamot ang premature ejaculation sa pamamagitan ng psychological therapy, behavioral therapy at pag-inom ng mga gamot. Maaari kang makipag-usap sa iyong doktor upang makapag-decide ng pinakaangkop na paraan o treatment. Ang mga babanggitin nating treatment ay kadalasang general treatment, kaya naman pinapayuhan ko pa rin na kayo ay magpakonsulta sa inyong mga doktor. Ang psychological therapy ay isang paraan upang ma-resolve ang nararamdaman at emosyon ng isang lalaki na maaaring humantong sa mga problemang sekswal. Ang layunin ng ganitong uri ng therapy ay upang matutunan ang pinagmulan ng mga problema at makahanap ng mga solusyon na maaaring makatulong sa premature ejaculation. Makakatulong din ito sa mga mag-asawa na mas lalong maging matibay ang relasyon at mas maging malapit sa isa't isa. Makakatulong sa isang lalaki ang psychological therapy na hindi gaanong kinakabahan sa tuwing ikaw ay makikipagtalik. Maaari ding itong magbigay sa atin ng higit na tiwala at pangunawa patungkol sa pakikipagtalik upang matulungan ang satisfaction ng inyong kapareha. Ang ganitong uri ng therapy ay maaaring gamitin bilang isang treatment o kaya naman ay maaari din itong gamitin kasama ng ibang medical o behavioral therapy. Samantalang ang behavioral therapy naman ay nakakatulong upang mapag-aralan ng isang lalaki ang pagkakaroon ng mataas na tolerance upang mapigilan ang pagkakaroon ng premature ejaculation. Ang layunin ay tulungan kang sanayin ang iyong katawan sa pamamaraan na mapigilan ang pagkakaroon ng premature ejaculation. Ang ilan sa mga methods ng behavioral therapy ay tulad halimbawa ng squeeze method at ang stop-start method. So, ang dalawang paraan na ating nabanggit ay maaaring epektibo sa isang lalaki, samantalang ang mga pamamaraan na ito ay maaaring hindi maging garantisadong sagot upang matugunan ang premature ejaculation. Pag-usapan muna natin ang tinatawag nating squeeze method. Sa pamamaraan na ito, ikaw o ang iyong kapareha ay mag-stimulate sa inyong ari hanggang sa malapit kang makaramdam ng ejaculation. Kapag nakaramdam ka na ng malapit na ejaculation, ikaw o ang iyong kapareha ay hahawakan ng mahigpit ang iyong ari o pipigain ito. Kaya nga ito tinawag na squeeze method. Sa pamamaraan na ito ay maaaring bahagyang mawala ang iyong paninigas at ang layunin talaga ng squeeze method ay magkaroon ng pakiramdam at maging aware ka na maaaring maramdaman mo ang climax sa pakikipagtalik. Ang paraan ng pag-squeeze ay maaaring makatulong sa iyo na mas mahusay na makontrol at maantala o mapigilan ng panandalian ang climax. Sunod naman nating pag-usapan ay ang paraan ng stop-start method. Sa pamamaraang ito naman, ikaw o ang iyong kapareha ay i-stimulate ang inyong ari hanggang sa maabot mo ang pakiramdam ng pagkakaroon ng ejaculation. Kapag malapit ka nang magkaroon ng pakiramdam na climax, ikaw o ang iyong partner ay hihinto hanggang sa hindi mo maramdaman ang pag-abot ng excitement o climax. So, habang nakokontrol mo na, ikaw at ang iyong sexual partner ay magsisimulang mag-stimulate muli ng inyong ari.
Ang prosesong ito ay paulit-ulit ng 3 beses at maaari mong gawin ang ejaculation sa 4th na pagkakataon na maranasan mo na ang climax. Uulitin ko na sa pamamaraan na stop-start method, ito ay dapat na uulitin mo ng 3 beses sa 1 linggo hanggang sa magkaroon ka ng higit na kontrol sa inyong sarili. Wala pang gamot na naaprubahan sa US maging sa Pilipinas para gamutin ang premature ejaculation. Gayunpaman ay meron tayong mga iilang gamot na maaaring gamitin upang mapigilan ang pagkakaroon ng premature ejaculation. Sa mga gamot na ating mababanggit, ito ay ang mga uri ng gamot na kinakailangan ng reseta ng isang doktor. Uulitin ko po, ito ay kinakailangan ng reseta ng isang doktor sapagkat kinakailangan po muna na kayo ay ma-assess ng tama at ma-diagnose kung kinakailangan nyo po talagang uminom ng mga ganitong klase ng gamot. Tandaan po natin na ang pag-inom ng gamot ay may kaakibat pong mga adverse effect o side effects kung ito po ay hindi tama ang pag-inom at hindi angkop sa inyong kondisyon. Isa sa mga gamot na napatunayan sa pag-aaral na makakatulong sa premature ejaculation ay ang mga gamot na nasa kategorya na antidepressant. Nabanggit natin na isa sa maaaring cause ng premature ejaculation ay ang depression. Ang mga gamot tulad ng fluoxetine, paroxetine, sertraline, clomipramine ay nakakaapekto upang itama ang level ng serotonin sa ating utak. Ginagamit ng ilang doktor ang mga gamot na ito na off-label upang gamutin ang premature ejaculation. Kung hindi gumana ang isang gamot, ay maaaring imungkahi ng inyong doktor na sumubok pa ng iba pang uri o kombinasyon ng ibang mga gamot. Bukod sa antidepressant, ay maaari ding gumamit ng mga gamot na nasa kategorya ng alpha-1 adrenoceptor antagonist. Ang mga gamot na ito ay maaari magdulot ng ejaculatory dysfunction tulad ng retrograde ejaculation. Ang mga gamot para sa premature ejaculation ay maaaring inumin bawat araw o bago lamang makipagtalik. Kung kayo ay iinom ng mga ganitong klaseng gamot, ay maaaring magtanong pa rin sa inyong pharmacist at doktor sa mga maaari ninyong maranasang side effects habang umiinom ng mga gamot na ito. Sa mga pag-inom ng gamot, karamihan sa mga doktor ay ipinapayo nila na mula 2 hanggang 6 na oras bago makipagtalik. Maaaring bumalik ang premature ejaculation kung titigil ka sa pag-inom ng mga gamot na ito at karamihan sa mga lalaking may premature ejaculation ay kailangang uminom ng gamot na ito ng tuloy-tuloy. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, ay mas mainam po na mag-like at mag-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Kung meron po kayong mga kakilala, pakiusap din po na i-share po ninyo ang aking YouTube channel sa iba upang magkaroon din sila ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang kaalaman sa pag-inom ng kanilang mga gamot. Kung meron naman po kayong mga katanungan at product suggestions na nais po ninyong pag-usapan sa aking next video, ay mag-iwan lamang po kayo ng komento sa aking comment sections at pag-uusapan po natin yan sa aking next vlog. Muli, ako po si Renz Marion. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Bye!